Isa pong magandang-magandang araw, magandang buhay. Magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo at Ave Maria, pagbati sa mahal na ina. Ngayon po ay Martes Dolores sa parokya, kung kailan atin pong ginaganap ang ating pamamanata at debosyon sa mahal na ina, Mater Dolorosa de la Pietà. Viva Maria! Ave Maria! Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kuraparo ko ng Our Lady of Sorrows, ang amin pong natatanging parokya sa Society of St. Paul, sa mission area po namin dito sa Pilipinas at Macau. At ang parokyang ito, siya rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Distrito ng Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. At tuwing Martes, dito na nga natin ginagawa ang Martes Dolores, ang atin pong palagi ang nobena at pamamanata sa mahal na ina, Mater Dolorosa de la Pietà. Kinukumusta po natin yung mga kasama po natin sa live broadcast ngayong umaga, si Susan Calalo, si Milet, ayan, si Annabel Malinaw at si Boy Malinaw, si Rose B. Love, good morning sa inyong lahat. Happy Tuesday, blessed Tuesday. And of course, binabati po natin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng special days today, mansary, anniversary, at syempre po, happy birthday, no? Good morning to Kuya Leo Garcia at Sister Emma Garcia. Kumusta po kayo? So, dahil po dyan, binabati rin po natin, of course, ng happy birthday sa araw na ito, 29th of November, ang anak ni Sister Rory, Alinea Martin, si Francis Martin. Kumusta ka? Happy birthday sa iyo, no? And of course, nandyan na rin po sa atin, kasama natin ngayong umaga, si Infinity Love, good morning. And sabi nga ni Sister Lynn Reyes Lupak, God's morning. Okay, so ngayon po ang ating pong pagbasa at pagninilay ay manggagaling po sa Ebanghelyo ng Martes sa unang linggo ng Adbyento. At ito po ay Luke chapter 10 verse 21 at up to verse 24. Alam niyo po ang kaibahan ng Advent at mga special seasons ng simbahan sa ordinary times. Yung ordinary times, sunod-sunod lang ang pagbasa. Pero sa Advent at sa iba pang mga special seasons ng liturgy ng simbahan, ang atin pong mga pagbasa ay selections. Talagang pinili upang itugma sa tema ng special na liturgical season. Ngayon halimbawa, matapos nating mabasa kahapon ang pagpapagaling ng Panginoon sa servant ng isang Roman centurion. Ngayon naman, ang pagbasa ay tungkol sa pagbabalik. Good morning, Rocco and Mon Hiron. Yung pagbabalik ng mga pinili ng Panginoon na 72 disciples. Ito po ay mababasa lang, Ate Chris at Kuya Rock Bulacan, dito sa Gospel of Luke, yung kwento ng 72
maliban sa 12 disciples, 72 disciples. At yun nga, ipinadala ng Panginoon itong 72 disciples sa iba't ibang lugar, mostly mga Gentile territories, upang doon ay magmisyon sa kanyang pangarap, sa kanyang pangalan, mangaral, magpagaling, at magpaalis ng mga demonyo. At ngayon nga, excited, ibinalita ng mga nagbabalikan na 72 disciples ang kanilang tagumpay. Success! Yan siguro sinasabi nila kay Lord pag nagkita sila ni Lord. And masaya naman ang Panginoon. Subalit, alam niyo po, sa response ng Panginoon na atin pong maririnig sa Ebanghelyo ngayon, Ate Rocco, no? Ay maririnig natin unang-una ang pagpupuri ni Jesus sa minamahal na Ama sa langit, sa lahat ng nagaganap. Ang lahat ng ito ay dahil sa Ama, Abba, no? At pinupuri ng Panginoon ang Ama sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na iginawad sa mga alagad na isinugo sa iba't ibang lugar. Now, kung atin pong iuugnay ang gospel proclamation na ito sa pagdiriwang natin ng Adbyento, ilang mga bagay. Una, pinapakita po sa Ebanghelyo ngayon na si Jesus sa kanyang pagdatal sa mundo ay dumarating bilang apostol, sugo ng Ama at tagapagbigay, lali de Leon, ng banal na Espiritu Santo. So as always, ang pagdating ng Panginoon at lahat ng aktibidades ng Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao always brings with it, Ate Remy Cruz, yung aksyon at presensya ng banal na Santissima Trinidad. Ama, si Jesus bilang anak, at ang Espiritu Santo. So, the Lord Jesus comes, yes, as a baby in Bethlehem, but a baby who is the apostle of the Father and the bearer of the Holy Spirit. Pangalawa, ipinapakita po sa pagbasa ng Ebanghelyo ngayon ay Silia Nicolas, no? Yung tunay na pagtanggap at pag-unawa sa Panginoong Jesus ay hindi nakadepende sa ating natural abilities, sa ating reasoning, Kuya Dong at Ate Joy Rojas Lara, kung hindi we experience and understand and are able to open up to Jesus tulad ng 72 disciples because of the grace of God, biyaya ng Diyos ang nagbubukas sa atin sa gitna ng ating mga karunungan, sa gitna ng iba't ibang mga katangian natin. Kaya nga, it is always important before the Lord to be also not wise and learned in the world, but to be like common people. Yan. Mahalaga yung pagpapakumbaba. Kaya nga, siguro ang Panginoong Jesus ay napa sa mundo sa anyo ng isang bata upang turuan tayo sa landas na yan ng pagpapakumbaba. Okay. And then, pangatlo,
where Jesus is, where the apostle of the Father is, where the bearer of the Holy Spirit is, where the love of God for the poor and the little is, dun palagi, pangatlo, dumarating yung tinatawag natin na experience of fullness, kaganapan. Kaya kita nyo, iba po yung excitement ng Pasko. Sa gitna ng ating mga pinagdaanan, pinagdadaanan sa buhay, agam-agam kung ano ang mga susunod. Good morning to Marie Flor Ebio, my batchmate. No? Lahat pong yan, pagdating ng kwento ng Pasko, pagdating ni Jesus, they all give way to a different sense of fullness. Fullness of hope, fullness of life, fullness of our own joys and peace. So sana po ngayong panahon ng Adviento, yan ang panalangin natin. Jesus, apostol ng Ama, dalhin mo kami sa landas ng kaganapan, fullness. May we experience your fullness, anuman ang aming mga sirkumstansya sa buhay. Yan. Sana po tayo nakapagbigay ng inspirasyon, direksyon, motivation ngayong Martes ng umaga. Paki-like, paki-share, paki-repost po ang ating pagkagising sa umaga sa inyong timeline, sa timeline po ng parokya at mga faith-based communities po natin, sa timeline po ng barkada, no? At ng mga kaibigan, no? And let us evangelize. Ipakilala po natin ang atin pong channel sa YouTube, Domi Guzman, at ang atin pong mga pages, community pages sa Viber at Facebook, pagkagising sa umaga. Tayo po'y kumakatok sa mga pinagpala sa inyo na sana po patuloy nyo kaming tulungan sa ating patuloy na improvements ng facilities ng Dambana, ng Mater Dolorosa de la Pietà. Ngayon po ay ginagawa na natin ang dalawang confessional rooms upang sa ganon ay makagawa na rin tayo ng schedule ng regular celebration ng Sacrament of Confession. Paki-message lang po kami sa messenger account, Our Lady of Sorrows, one word, Our Lady of Sorrows, that parish sa messenger, and you can ask how can you send yung inyo pong mga love offerings at donations. And also, ang ating pong GCash para po sa ating mga initiatives sa online at live stream, 0917-819-2961 sa GCash, no? And of course, ngayon ay ating binabati ang isa na namang grupo ng atin pong mga online virtual parishioners, Reni at Elinor Portillo ng Workers of Christ. Binabati natin ang grupo po ng Light, Laborers in God's Harvest Time, sina Odette de Guzman, Susan Calalo, Dennis at Lori Cadiz, Jonah Ablasa, Debbie at Albert Strella, Angie Machica, Adora De Quito, Annalyn, Jean De Guzman, si Delphine at May Geneta, at lahat po kayo dyan po sa atin pong Laborers in God's Harvest Time community. Uy, good morning to Kuya Rolly Enesio. Alam ko nasa malamig kang lugar.
Enjoy, ha? Padalhan mo kami ng lamig. So, anyway, tayo naman po ngayon ay manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, Abba, Father of Jesus, Father of mercies, in the sweet name and mighty name of Jesus, King of mercy, and through the powerful intercession of the Immaculate and Sorrowful Heart of Mary, Mother of Mercy, with the prayers of Saint Therese, our spiritual sister, in the consecration to the merciful love of God, we pray, loving Father, pour on us your merciful love, rejected by others who cannot accept your will. And with that merciful love that you have in us, let us console you, love you, serve you in whatever littleness and darkness and circumstances we face today. And to spend the day well, dear, sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Saint Joseph, protect the Church and the Pope. Protect our homes, our families, and our dear ones. Protect, O Saint Joseph, our works, our ministries, our apostolates. Alleluia. Alleluia. Good morning to Arlene and Marnol Banta. At good morning din kay batchmate Helen Alvarez Hernandez. Kumusta po, no? And of course, good morning then to all of you who are online at the moment. Sister Lynn Reyes Lupac at Kuya Romy, salamat po sa hinihigop natin na kape barako ngayong umaga. Organic kape barako. You can order sa kanila pong kanilang Facebook page, Agarta Dragon Fruit Farm, no? And of course, salamat din po kay Attorney Rafi Rodriguez at Sister Pearl Rodriguez sa pahimis na atin namang kinakape mula sa Girasol, Tagaytay, no? The rest of the day. Nandyan lang po sila sa road papunta ng Nasugbo from Manila, nasa kanan po ng main road, no? Girasol, Tagaytay. Salamat sa inyo pong mga hearts, mga prayers, at mga thumbs up po ninyo ngayong umaga. Anywhere we go, let us always be bringers of the Spirit, bringers of the power of the Lord. And anywhere we go, let us always share our hearts. Never get tired sharing your hearts, and may your hearts never get tired for 100 years. Anywhere we go, beautiful face, pero better than that, faces with a heart, faces of love. Ayan, ano? So, Pilipino, agbyag ka nga hususto. Pilipino, mabuhay ka. Regards to Brother Benji Datok at siyempre po to RJ Ledesma. Good morning. Happy exercising. Sige.